Okay. Ngayon, magtatapit clearance ako. Valve adjust. Kasi tumatagiktik. Ito. Buksan natin ito. Tanggal natin yung cover. Ito. Para maluwag yung access dito. Saka ito sa ilalim. Ayan, sa ilalim na ang upuan ito. Dalawa ito tsaka dun sa kabila isa ayan sa isa ayan dalawa yan kitang kita na ang sa intake ito sa ito intake na valve tapos ito exhaust valve na tapit. Ngayon, para malaman mo kung nakatap na siya, buksan natin to. Saka dito natin iikutin ang flywheel. 10mm. Yan, 6mm. Yan. Yan, O-ring. Ito din, dito may O-ring. Yan yung sa flywheel na iikutin natin. Tapos tingnan natin dito yung top. Para malaman natin yung top sa loob na yan. Tingnan natin. So, dito yan i-tapat natin. Ano yan? Yan. 10mm. Para dito sa flywheel. Para maikot natin. Okay. Ikutin natin counterclockwise.
Yan. F. Sunod niyan ay T. Yan ang T. Kita niya. F. Sunod niyan ay T. Yan ang T. Kita niya. Yan. Naka T yan. Sunod lang kong T. Yan ang T. Diba? Kita niya ba? So, pag dyan, check natin dito. Guhit, naka-inline. Inline siya dito. Yan. Naka-horizontal. Or, parallel siya dito. So, ngayon, i-check mo ang ito. Kung gumagalaw. Gumagalaw, may clearance. May clearance siya. Hindi ko pa alam kung ilan yan. Dito sa dapat gumagalaw, dapat gumagalaw yan. Itong dalawa na to. At saka ito. Ito. Magalaw. Diba? Kita. Yan dala ito. Kita niya. Yan. Dala yan dapat. Kita niya. Clearance yan. Diba? Yan yung sa intake. Yes, exhaust. Dapat magalaw. Diba? Pag dapat ang dalawa ang gumagalaw pag nakatap dito. Nakatap ito. Ayan. Tap yan na pag tap. Pag isa lang dito yung gumagalaw, isa lang, ito lang or ito, either isa sa kanila ang gumagalaw, kailangan mong ikutin pa to ng isa pa. 360. Pag naikot mo yun, check mo ulit yung dalawa, ito tsaka yung ito, yung gumagalaw na silang dalawa pareho. Pag gumagalaw na pareho, ibig sabihin, close yung valve mo dito, ito. Hindi tensionado yung spring mo, so sarado ang valvula. Saka ito hindi tensionado sa kabila. Yung spring, kasi nagagalaw eh. Pag hindi mo yung nagalaw, tensionado siya. Meaning, bukas yung valvula. So, nagagalaw mo yung dalawa pareho. So, meaning, nakatap ka, tap dead center, compression stroke. Tsaka compress, nakakompress yung sa loob ng cylinder. Tap dead center, compression stroke siya. Okay. So, ngayon yan, kasi nakuha natin top dead center, pwede natin i-adjust or i-check yung kapit clearance nito. Ngayon natin ang ito. Saka ito yung clearance ang standard values niya is recommended by Honda, nakalagay dito sa kabilang side.
Ito sa opposite side niya. So nandito. Yan. 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 Kita niya. Point 08 saka point 12 plus minus 02, so pwede siya point 1 saka point 14 or point 1 sa next house, point 06 sa intake. Okay, cold condition yan. Andiyan yung lahat. Okay. Ito ay napakaluwag. 2.15 pasok pa rin. 2.15 to. No, maluwag pa rin kaya tumatagiktik. So i-adjust natin. Luwagan natin ito, yung nut, saka natin pihitin to. Oh, napakaluwag. Runig niya. Okay, luwagan natin. Ito ay 10. 10mm pa rin. Ito, luwagan mo. Tapos ihitin mo ito. Tapos pinapihit mo either paluwag or pahigpit. Depende sa'yo. Ngayon, ito yung tama na filler gauge thickness base sa recommendation ng Honda na 0.12 plus minus 0.2. Yan. Lagyan natin sa 0.12. Sa exhaust to sa exhaust. Exhaust. So, ipunan ko na. Ipitan ko para yan na yung kwan. So, ipitan ko na to. Ito, nakalapat na to dito. So, yan na yung clearance niya. Ito, higpitan natin. Lock. Bungees. Higpitan ko lang open kasi temporary na. Para siya na higpit. Yan na yan. Ngayon, na-check natin. Kung hindi ba maluwag. Okay. Yan. So plus minus. Yan. So okay yan. So i-final ko na ng higpit. Ayan, adjust ko na yan sa 0.12. So ito yung 0.12, pasok ko. Ito yan. Ginanyan mo, hindi siya gumagalaw. Tama lang na higpit. Luwagan to, itong nut na jizz. Tapos ito, maikot mo na ito, ma-adjust mo na.
para paigbitan o lugan o base sa filler gauge, sa tamang filler gauge na 0.12. Yan, so, hindi yan magalaw, tama lang. So pagka tinanggal to, yan na yung 0.12 na clearance, ganito na yan. Yan, yan yung 0.12. Sa kabila naman 0.08, ito yung 0.08. Yan, hindi kumawa pa, hindi mapasok pa. So plus 9, plus 0.2, hindi mapasok. Yan yung 0.76 yung available ko. So, pag ginalaw mo, may play yan. Yan yung play ng 0.08. So, dapat gumagalaw siya. Hindi siya nakatukod. Dito, ganun din. May play na yan. Ito yung clearance. Yan, hindi yan tukod. So, dito. Katap. So, okay na. Balik natin para matesting. Yan. Balik na. Yan. Testing natin. Dalawang araw na ito, hindi man laro. Kalansing na tunog. Iwan ko lang mamaya pag umiinit. Pero pagka sana wala na. Ginamit natin 10 6 mm, saka 5 filler gauge, tapos ito number 19,
Sinoybe Hajis sa tapit. Sinemen yun lang saka flashlight. Yung flashlight ng ilaw dyan sa dito. Okay, salamat sa panonood, sana may natutunan kayo. Salamat.